Gaya nga ng sabi, ikaw ang pipili ng iyong landas at kung ano ang desisyon mo sa buhay, maganda man o hindi, lahat ay may bunga. Ikaw lang din ang aani nito. Kung nagmula ka sa pagiging successful PBA player tapos biglang lumiko ka ng landas at bumagsak ng tuluyan, ang mas malala, hirap ka ng bumangon. Parang yan din mismo ang nangyari sa buhay ni Dorian Peña. Ating alamin kung ano na nga ang buhay ngayon ni The Junkyard Dog. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais sa suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Alam niyo ba mga kuis na si Dorian Peña ang pinaka maprutas na player sa PBA? Dorian na, Peña pa. At balita ko, sabi nilang middle name daw niya ay Atis. Si Peña ay may roots na Amerikano, parang African-American ata, pero pinanganak at lumaki sa Cheverly, Maryland. Sa lahat na magkakapatid, siya lang ang nabiyayaan ng talento at height. Sa laki niya na 6'6 plus napakalapad pa ng katawan. Sinubukan niya mag-basketball nung high school sa Lackey, Indiana Head, Maryland at nagkoleyo sa Coppin State. 2001, pinakilala sa kanya ang Philippine basketball at na-elevate siya sa taong ito. Bago siya pumasok sa PBA, naglaro muna siya sa Negro Slashers at Pasig Pirates sa NBA. Dahil sa kanyang consistent plays at offensive rebounds, nagustuhan siya ng San Miguel at agad ni-recruit ang mamang ito. Noong panahon yon, ang Petron o San Miguel ay may malalaking front court tas dumagdag pa si Peña. Dahil sa sobrang ganda ng roster, si Peña ay talagang nakatulong ng malaki, especially na explosive siya defensively, offensively, at sobrang dali pa makakuha ng rebounds. Hirap ang ibang center dahil sa kanya. 2001 pa rin, nagkampyo ng SMB. Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. 2004 to 2005 season, isa siya sa mga locals na nagkaka-average ng double digits sa buong season, kasama din si Eric Menk at Asita Olava ng mga former MVPs. 2005 to 2006 season, naging consistent pa rin si Peña, averaging 13.2 PPG at 11.5 boards per game. Take note, buong season pa rin yan mga kuys, kaya 2005, nagkampyon ulit ang San Miguel. 2009, sa tulong ng mga bagong players at explosive guards, nagkampyon na naman ang SMB sa taong ito. At siya ay naglaro ng 12 seasons na hinawakan ng Beer Men for almost 10 years. Maganda talaga ang naging simula ni Peña sa PBA. Habang siya ay nasa SMB, meron siyang 3 rings, 2 All-Star, 2 Mythical First Team, 1 Mythical Second Team, at PBA All-Defensive pa. 2012, dahil medyo bumabagal na rin si Peña, kaya na-trade siya sa Barako Bull kasama si Dondon Hontiveros, Paul Artadi at Danny Siegel. Pero maswerte naman si Peña na agad binalik sa Petron, pero hindi rin nagtagal. Na-trade ulit sa Barako. Naglaro siya sa Barako ng 2 taon dahil sa kanyang off-the-bench scoring. Pero noong 2015, napuntang Hinebra si Peña, pero eventually, hindi naman talaga ginamit. Tapos, nag-sign siya sa Globalport at sa kasamang palad, nirelease siya ng Globalport sa 2016 to 2017 season. Noong 2017, pumutok ang balita na si Peña ay sangkot sa isang operasyon sa pagbebenta at paggamit ng bawal na gamot. Ang itinuturong dahilan ay nung nawalan daw ito ng trabaho sa PBA at kailangan niya ng pera. Sa isang magkahiwalay na investigasyon, itinanggi naman ni Peña na siya ay gumagamit at nagbebenta. Mali daw ang akusasyon sa kanya. Gayunpaman, inaresto si Peña ng mga pulisya at siya ay nakulong. Lubos na nagsisisi si Peña na halos mangiyak-ngiyak pa niya itong sabihin sa lahat. Nagkamali lang daw ang pagtukoy at nadamay lang siya sa gulo. Sayang ang nasimulang career sa PBA. Si Peña mga kuys ay isa sa mga pinakamatibay na bigman sa low post at hindi lahat ng bigman kasing scorer niya. Sana naghintay na lang siya ng bagong opportunity sa buhay. Pwedeng-pwede naman siya sa mga ibang liga na available noon at nag-business na lang sana siya. Nag-ipon. Para-paraan lang yan kung gugustuhin. Kung hindi lang sana siya pumasok sa mga magulong bagay, siguradong maraming mag-o-offer sa kanya. Siguro medyo mabagal na nga si Peña kasi may edad na rin, so wala nang kumukuha sa kanya. Teka, nasaan at ano na nga ba ang buhay ni Dorian Peña ngayon?
Nakalaya naman ho si Peña at kung hindi ako nagkakamali, siya ay nasa US ngayon kasama ang kanyang Filipina na asawa. Dahil sa mga records niya sa Pilipinas, medyo nahihirapan siyang makapagtrabaho. Siya ay naghahanap pa rin ng magandang opportunity doon para mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak. Patuloy pa rin ang buhay kahit nahihirapang bumangon. Ang importante, huwag sumuko sa buhay. Ilan lamang si Peña sa mga naging biktima ng droga at ang epekto nito na talagang nakakasira ng buhay. Sana makahanap si Peña ng stable na trabaho at mas maging maayos pa ngayon ang buhay. Ipapatuloy lang pagbabago at darating din ang mga biyaya sa buhay, di ba? Hindi pa naman huli ang lahat. Kaya laban lang. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Beans on Wheels, Enrico Angsioco, Joel Villamater, Lynn Mata watching from Israel, Junjun Matas, Michael D, Ryota, Joel Canillas, Melvin Tambalge, Lance Brad, Vin Sumawas, Abit Akitana, Tony Aguilo, Johnson Ladin, Virgilio Orialatkay, Rene Kabongbong.